Hello po. So, we welcome you here. Thank you very much for worshiping with us. Yung nakipag-gigka. Maraming salamat at nag-alat ka ng time to hear the words of God na yun. And salamat kasi nandito ka pa sa point ng gig na to. And sana hanggang mamaya, we pray hanggang mamaya ay makasama ka namin because we believe and I believe right now may i-re-reveal si Lord na yun sa'yo. So good evening po. I am Micah Bucud from Pulungmasle United Methodist Church. Dati po ay nakakasama ako ng mga ate at kuya sa first chapter band na nagpa-praise and worship. Pero ngayon po ay dahil ang father ko po ay nakadestino na ngayon sa Pulungmasle, kaya dito naman po kami ngayon, nagmi-ministry. So, I am very blessed na nakasama kayo even if it's just online, no? Even if it's just online. And nawa po, maramdaman nyo din yung pagka-bless ngayon all throughout of this gig. So, kung ready ka na to hear the words of God ngayon, kung ready ka na to hear the message, put a finger down naman dyan. So, dahil nga excited na excited tayo, parang mapaparami yung ita-down natin. Diba? So, ngayon, this whole month, intimacy. Desiring God ang pag-uusapan. Last week po, narinig natin ang message. It's all about invitation. Kung babalikan natin, nakakakilig ang word last Sunday about how God look for us, how He knows us, about how He found us. Nakakakilig, solid yung pagpinag-uusapan, yung pagmamahal niya sa atin, and that He is always pursuing us. Last Sunday, we heard na gusto ng ni Lord, hindi lang gusto, gustong gusto niyang magka-intimate relationship with you. And now, what is our take? Ano pong part natin doon? Diba? Sabi nga, para makilala mo yung isang tao, kailangan mayroong introduction. Kailangan may okasyon, may sitwasyon for you to meet. Kailangan may meet up, no? And then you will spend time together for a long period of time sa lahat ng mga sitwasyon, mga maraming sitwasyon, para ma-develop yung relationship, para ma-discover niyo pa yung isa't isa, ma-discover niyo yung isa't isa more and more, no? So, ngayon dapat, ganun din po kay God. If you want to have an intimate relationship with Him, there must have been a time when you met Him personally through Jesus Christ. No? Kaya naman po, our word tonight, it's all about what will be our response. Last Sunday, invitation siya. Ngayon, what will be our response? No? We know that being in a relationship, it's a two-person job po. If you want your relationship to be, to last and to be fruitful, you cannot expect na your partner will do all the work. That also applies sa relationship mo sa Panginoon. No? Hindi mo, last Sunday, narinig natin yung pinahayag ni Lord, pinahayag niya yung kagustuhan niya na magka-intimate relationship kayong dalawa. And ngayon, you cannot expect na siya lang ang magbibigay. Now, what will be your response? We heard the meaning of intimacy. It means po closeness, deep knowledge sa isa't isa, and also private relationship. It's a two-person job. It's a two-way street. And if it's only running one way, it's not going to last. No? Can I just say that when we say intimacy, ibig sabihin you are growing together, you're leading each other, you're pursuing each other, gaya po na narinig natin
last message, no? And ngayon, dalhin natin sa relationship natin kay Lord. No? What it means pa when we say we have to devote ourselves kay God? Because when we devote ourselves kay God, the only thing that we desire is Him. No? Punta po tayo sa word ngayon. Psalm chapter 63 verse 1 says, O God, You are my God. Earnestly I seek You. My soul thirsts for You. My body longs for You in a dry and weary land where there is no water. I have seen You in the sanctuary and beheld Your power and Your glory, because Your love is better than life. My lips will glorify You. Here po sa verse na binasa natin ngayon, it's King David. Si King David ang nasasabi diyan. Sabi, ang sweet, no? Ang sweet po niya, O God, You are my God. I earnestly seek for You. Parang ginawa niya ng tula. Yung kanyang partner, parang ginawa niya ng tula, no? It's a verse na ina-adore niya si God, no? So ngayon, how can we be devoted to God? We have to desire Him first. No? When it comes to the intimacy of your relationship with God, desire is the primary fuel. Desire is the primary fuel. Yan po yung mag-keep going. No? Yan yung mahahapag-move forward pa yung desire dun sa intimacy na gusto mo sa relasyon nyo ni Lord. Kung gusto mong maging intimate kayo, you have to have the holy desire na tinatawag nila. So, devoted to God means pleasing Him alone, not yourself, not other people. No? The only thing that you will desire is Him kapag dinevote mo yung sarili mo sa Kanya. No? And punta po tayo sa ating first pointer ngayon. No? First pointer on how you will be devoted kay God to have an intimate relationship is first seek Him. No? Seek Him. Kailangan lagi nating ina-ask yung sarili natin questions about desires. Ano ba yung mga questions about desires na yun? Am I hungry for God? Am I still hungry for God? Am I still craving His words? Gustong-gusto ko pa bang maharinig ng mga salita niya? Gustong-gusto ko pa bang makapagbasa ng words niya? Makapag-meditate? Naglolong pa ba ako to be like Jesus? Ngayon ang tanong, how is it with you and God? Kumusta kayo ngayon ni Lord? Perhaps pwede mo sabihin na, ayun, okay kami. Kanina umaga, ang dami kong ginawa, productive ng araw na to, nag-mission kami sa ganito, nag-ganyan kami sa ganito, nag-ministry kami sa ganito. I'm actively involved sa pag-serve sa Kanya. That's fine. Pwedeng hindi ka na huminto dyan. Pwedeng pagpatuloy mo lang yan. But that's not what I'm asking. While it's good, yes, it's good, you can be in full-time ministry and lose sight of seeking God Himself. Yung more on focus ka na sa work, focus ka na sa ministry na to, wala ka ng time dahil sa pagod mo, hindi ka na nakakapag-meditate ng words niya, hindi ka na nakakapag-pray ng nakakapag-pray na hinahayaan mo siyang mag-speak din, na nakikinig ka sa Kanya. Because when you pray, dahil sa pagod mo, thank you, Lord, para sa akin. Ikaw na lang nagsalita. Still now, how much you desire to know God? Sabi sa ating first pointer, seek Him. Seek Him. Diba? Sabi doon sa ating verse ngayon, O God, You are my God. Earnestly I seek You. Diba si David, man after God's own heart,
We see here, intimate na yung relationship nila. Still, nasasabi niya pa rin kay Lord yun. Still, ganun pa rin yung fire niya, yung desire niya. Nakikita natin yun, narinig natin yun dito sa kanyang sinabi dito. No? And kagaya ni David, kung gusto pa nating magka intimate relationship kay Lord, kung gusto pa nating magpatuloy yung fire na yon, mag-keep going yung desire na yon, yung fuel na yon sa ating intimacy kay Lord, we should always seek Him. Hindi lang yung seek Him, nakilala ko na siya, and then I'm okay with that. No, you have to seek Him every moment of your life. No? How much do you desire to know God? If holy desire po ang fuel for the intimacy ng ating relationship kay Lord, then we need a plan for increasing it. We need a plan for increasing it. No? So to seek after God means that there is always more. There is always more kapag nagsisik ka after kay God. If you think na-reach mo na yung point kung saan sabi mo, settled ka na sa relationship mo with the Lord, super comfortable ka na kung nasaan ka ngayon, doing routines, pray ngayon, mamaya babasa ng Bible, mamaya mag-praise and worship, mamaya magsisimba, no? There is always more. In yung words sa atin, there is always more, no? So si David dito, he had walked for God with years. Oh, he had walked with God for years. For years, no? But he thirsts for more. He thirsts for more. So right now, as we seek Him, let's increase our thirst and hunger for the Lord. Diba nga, hindi ka naman maghahanap ng pagkain kung hindi ka gutom. Hindi ka maghahanap ng inumin kung hindi ka na thirsty. Diba? So, i-increase mo muna yung thirst mo, increase mo yung hunger mo so that you will seek Him more. You will seek Him more. We have to be intentional sa part na to, no? Only by then, we can really devote ourselves kay God. So, make a habit of seeking God every day. Diba nga, sabi ko sa kanta, the more I seek you, the more I find you. So, kapag sinisik mo si Lord araw-araw, every moment of your life, the more na you will find Him sa every situation na meron ka, sa every situation na to, merong may bagong pinapakilala si Lord na karakteristik niya sa'yo, may bagong experience ka kay Lord. And paano mangyayari yun if you are not reading, if you are not meditating sa words niya? So I encourage everyone right now, if you want to devote yourself kay God, to have an intimate relationship na you will desire only Him, you have to meditate sa words niya, increase your hunger sa words, and craving sa words, devotionals, ayan, worship songs, worship videos, soaking, ganun. So, the more you will know about Him, yung hindi na lang description from the Bible or from other people, yung pagkakakilala mo sa Kanya. Now, it's more on a personal note. Kasi naranasan mo na siya eh. No, naranasan mo na siya. Meron ka ng sarili mong description kay Lord. Ah, si Lord sa buhay ko, ganito siya. Ganito yung pinaranas niya sa akin, sa relationship namin. No? So, si Lord, nilapit niya yung sarili niya. Gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng way para magka-relationship tayo sa Kanya. At gusto pa nga niya, intimate pa. Imagine, your Creator, the Creator of the world, yung Abba Father mo, gusto niya magka-intimacy with you. Nakakakilig. No? Nakakilig yung invitation na yun. So, iba yung you only know your lover sa pagpapakilala ng iba sa kanya. Diba? Kapag sa friends, kapag kunwari, may sinabi sila sa'yo. For example,
kumakain kayo, tapos binigyan ka ng seafoods, ganyan. Ay, eh, may bibiya kaya yan. Ito niyang allergy skin. Parang, yung ibang tao, hindi nila alam sa'yo yun, pero yung friend mo na yun, or yung kakilala, yung taong yun, alam niya yung ganung detail sa'yo. What more pa, hey Lord? Alam niya lahat ng details sa'yo. And now, our response is, we also need to know God more. No? So, need it. Kaya, ang importante na meron kang everyday date with the Lord. Yung nga sa quiet time mo. Everyday date. Diba yung date, yung knowing each other deeper, asking each other questions. Diba? Enjoying the presence of each other. Ganun din ka-importante na meron tayo ganun kay Lord. Ang tanong ngayon, ilang oras or minuto ang inaalat natin intentionally sa quiet time natin ni Lord? Yung kayo lang ni God. Nakakatawa nga sa Facebook ngayon, di ba? Pag-uusap ng couple, pag-uusap ng magkarelasyon, meron na palang tawag doon, bebe time. Bebe time. No? So, I hope meron ka rin quiet time with the Lord sa secret place niyo. So, seek God by spending consistent time alone with Him. Yung siya naman yung papakinggan mo. Madalas, even I na-rebuke ngayon sa word na to, madalas sa prayer ko, ako na lang lagi yung nagsasalita. Without giving Him a chance, without giving a chance to hear more from His side. No? More from His side. So, yun po. If you love God, you'll make time to spend with Him. You'll make time to spend with Him. Alright? Because seeking after God should be our most important priority. Make Him your number one priority. Okay? When you're devoted to God, the only thing that you will desire is Him. Kaya make Him your number one priority. Seek after Him. And it should be your most important priority. Yung pagsisik mo sa Kanya. Okay? Because everyone, God isn't just a slice of life. Hindi lang po siya nasa slice ng ganitong buhay, aspect ng ganitong buhay mo, tapos sa ganitong aspect, wala na siya, inaalis mo na siya. No. He's at the center of everything dapat. He's at the center of every decisions you make. He's at the center of every area of your life. He's the Lord of every relationship you have, family, friends, no? He's there is no area of your life na be it your academics, sa education, no? Sa family mo, or whatever man yan, dapat nandoon lagi si Lord. Hindi siya yung slice lang siya. Pag gusto mo lang siyang isama, doon mo lang siya isasama kung gusto ka. Pag gustuin mo lang siyang isik, doon mo lang siya isisik sa party ng buhay mo ngayon. No. There is no division between sacred and secular. All of your life, dapat it will all boils down, it will all be related kay God. So, ganun po yung pagiging devoted sa Kanya. Yun po yung meaning ng you only desire Him. No? Everything, pinapapasok mo siya in everything that you do, in every aspects, every area of your life. Because God isn't just a slice of life. Siya dapat yung everything. Hello, everything! Ganun! So, second point po natin. Dun sa ating verse, di ba, sabi niya, love is better than life, and so my lips will glorify. My lips will glorify. So, ang ating second pointer po ay my lips will glorify. Di ba, sabi nila, kapag magka-relasyon na kayo, sa tagal ninyo, parang nagiging magkamukha na kayo.
So, what a privilege na nakikita si God sa'yo. Nagre-reflect sa'yo yung intimacy na meron. No, nakaka-bless yung makikita si Lord sa'yo sa buhay mo, sa pagkilos mo. Kaya naman, if we are ashamed na maghingi kay God ng desire, na maghingi kay God na i-increase na yung thirst natin and hunger natin, huwag dapat tayong mag-hesitate to ask for help. Na i-reveal niya yung presence niya sa atin, nadagdagan niya yung thirst natin, yung hunger natin, yung cravings natin sa presensya niya and sa word niya, because He is generous, no? He will give it to you. So when you devote yourself kay God, the only thing that you will desire is Him. Darating ka sa point na hindi ka na makukontento na ikaw lang yung nakakaranas nitong intimate relationship na to. Mapupuno ka, but in a positive sense. In a positive sense, mag-o-overflow yung desire na yon, ma-o-overload ka, and now you will come to love all of His works, His doings, and His ministry. You will come to realize na kapag napuno ka na nitong intimacy na to, napuno ka na ng dun sa relationship mo kay Lord, nag-o-overflow yung desire na yon, napuno ka na ng desire na yon, you will come to love all of His works, His doings, and His ministry. And just like Him, you will come to love this broken world. Wow. Wow. Ikaw ngayon na broken ka, pero binigay ni Lord yung kamay niya sa'yo. Anak, kahit na broken ka, kahit na ang dami mong shortcomings, kahit na ang flawed mo, I want to have an intimate relationship with you. No? You are broken noong binigay ni Lord sa'yo yung invitation na yun, na gusto ka niya makarelasyon. Gusto niya magka-intimacy sa'yo, magka-intimate relationship sa'yo. So, katulad niya, sabi ko nga, magiging magkamukha na kayo sa tagal, sa deep ng relationship ninyo, you will also love this broken world. By devoting yourself sa Kanya, mas lumawak yung desire mo ngayon na it's more than you and God na. Dito napapasok na yung my lips will glorify you. Yung bibig mo ngayon, hindi na makukontento by praising Him alone. By serenading Him, by praying, no, hindi na siya makukontento. Gugustuhin yan na magagamit pa ito to glorify God by sharing testimonies, by sharing His words, advice, kind words, by sharing His love. Because sa totoo lang, ang daming NGSB and NBSB sa panahon na to. Pero uy, bago ka mag-comment na ikaw din, ang dami pang no God since birth and no Bible since birth. So just like Jesus, make it a top priority to reach out to people in this broken world. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus, or kilala nila pero wala pa silang intimate relationship with Him. Sana all nararanasan yung kilig na to. Yung lagi ka nalang mapapasana all na hindi na sana all, may ganong karelasyon. Yung sana all mo ngayon, sana all nararanasan din yung kilig na to. Sana all nararanasan din yung intimacy na we have sa relationship namin ni Lord. But wait, magagawa natin ang paraan yan. Yung sana all na yan, magagawa natin ang paraan. Desiring God, no? Desiring God means loving His people. So it means mag-build ka ng friendship with them. Then after a while, kapag nakuha mo na din yung trust, you will share your faith journey with them na, alam mo, I am also broken, but nung broken akong ganun, binigay ni Lord sa akin yung intention niya na gusto niya magka-relationship with me, deeper relationship, intimate. No?
So let us share yung kagandahan ng may relation, ng may intimate relationship ka sa Abba Father mo, sa Creator mo. Let us share it, no? Let us help them to let us meet their spiritual needs by evangelizing them, by praying for them, by actively sharing yung mga link ng mga worships, ng mga alam nating mabe-bless sila, mafe-feed yung soul nila, no? Because we are assured na all our efforts to reach people by drawing them kay God is help, mahe-help din natin silang i-devote yung sarili nila para the only thing that they will desire in this world ay si God. No? I-level up natin ngayon yung gaming natin. I-level up natin ngayon yung compassion natin, yung creativity natin about yung mga ways how we reach out to people. How we reach out to people. It's not a mere program anymore. Padamihan ng mga advice, padamihan ng matatouch. It is mainly by taking advantages sa mga opportunities na binibigay ni God for us to share His love, for us to make friends. No, yung simpleng pag-share mo lang ng mga links na to, nakakatulong ka na. Mga links na worship overload videos, motivational videos, inspiring, no? So, ang daming pwedeng i-desire dito sa mundo. Ang daming pwedeng ang daming longings. The pool is just so great, no? It is easy to get swept away with the desires, with all the longings of this world. Pero if we have Him, what else should we desire? What else should we desire? Diba? The only thing that we will desire kapag we are devoted na kay God is siya na lang. Because mariremind ka ngayon na He lifts us up, kinakomfort niya yung soul natin, in-answer niya yung prayer natin, no? Nag-listen siya sa mga iyak natin, binigay niya si Jesus sa atin. Ang daming mga bagay na maiiyak ka na lang, kikiligin ka na lang, na noong broken ka, binigay ni Lord sa'yo yun. No? Binigay sa'yo ni Lord yun. And to know what we have in our eternal relationship with God, that makes those worldly desires seem worthless. Because the only thing that you will desire now is God. So, ayun, kagaya ni King David, matagal niyang nag-walk na kay Lord, tinawag na nga siyang man after God's own heart. Pero still, yung sweetness niya kay Lord, nandoon yung pagsisik niya sa kanya every day. Nandoon yung lips niya nagagamit to glorify Him. And I pray na each one of us ngayon is maging ganon. No matter saan ka man stage ng relationship mo kay Lord ngayon, it is applicable. Start seeking Him now. Start now na i-glorify mo siya sa pamamagitan ng lips mo. Publicly and privately. So, that's our response. Yun yung response natin sa invitation ni Lord. Sa invitation ni Lord na para magka-intimate relationship. Seek Him. And let us glorify Him using our lips. Lang po. And I hope ngayon may pina-instill si Lord sa'yo. May ni-reveal siya ngayon sa'yo. And let us pray, no? Let us pray. Let us pray na no matter anumang season ng buhay natin ngayon, anumang nasan man tayong level ng relationship natin kay Lord, ma-put natin itong response na to, ma-apply natin itong mga ma-apply natin yung two pointers na to, and just like David, magkaroon pa tayo ng more desire to seek Him, more desire to honor Him. Let us pray. Heavenly Father, we praise You, we thank You, we glorify You.
Oh God, thank you very much for the privilege, for the opportunity na magka-intimate relationship po sa inyo. Maraming salamat po at pinagkaloob niyo sa amin ito. Sino nga po ba kami, Panginoon, to be deserving doon sa pagmamahal na yun? Maraming salamat po dahil dineclare niyo sa amin yung love ninyo. And ito po, Panginoon, yung munti naming response so that ma-meet ka namin, Father God, so that mag-glorify ka namin, so that makilala ka pa namin, maging deeper pa yung relationship namin sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nakikipag-worship po sa amin ngayon. I know, Father God, a thing or two may pina-instill ka ngayon sa kanila. And I pray that it will, that they will apply it, Panginoon, sa kanilang relationship sa inyo. I pray na kung saan man silang stage ngayon or punto ng pagkakakilala sa iyo, ay ma-meet ka pa rin nila, ma-encounter ka pa rin nila, maging deep pa yung relationship nila sa inyo. And we thank you, we glorify you for the technology na you are giving, Father God, ngayon to be our platform to glorify you more. Para ma-use po namin ang aming mga bibig, Father God, to share your words, to share your love, to share yung ganitong testimony, Panginoon, na ang saya, ang sarap ng yung relationship namin sa inyo, Panginoon, is full of desires. And so right now, O God, we ask that you will increase our thirst, our hunger for your presence, for your words. I pray na mag-crave pa kami sa inyong mga salita, sa inyong presensya. I pray na maging top priority ka pa po namin. And I pray na as this desire, O God, mag-overflow siya sa amin, mapuno kami nito para, Panginoon, makita siya sa amin, maparamdam din namin sa iba, ma-share din namin sa iba, para makasama niyo po kami, Panginoon, sa inyong love sa kanila, sa inyong ministry. Maraming salamat po and continue to use us, continue to rebuke us, bless us, Panginoon. And we look forward, O God, sa everyday take po natin, Panginoon. Maraming salamat po for the word tonight, Panginoon. And Father, kung yung anak mo ngayon gusto niya, O God, na magka-intimate relationship siya ngayon sa inyo, Father, I pray na you will meet him, O God, even sa darkest season niya ngayon, sa stretching season niya ngayon. Kung gusto niya, O God, na i-meet ka, I pray na he will seek you more, and that in kapag tumagal, Panginoon, his or her lips will glorify you. Pray na maramdaman niya ngayon. I pray yung mga NGSB, NPSB, Father God, ay maranasan kanila. Maranasan nila yung pag-ibig mo. Maranasan nila yung intimacy na pinagkakaloob mo sa amin lahat. Indeed, O God, we praise you and we glorify you. We thank you and we love you, Father. This is our prayer in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. So, ayan po. Maraming salamat for staying, no? And sana ngayon ay nag-speak si Lord sa'yo, and I pray na ma-share mo sa iba kung ano yung narinig mo ngayon. Yun lamang po, and si Kristo higit sa lahat.